So ayan, sagutin na naman natin yung tanong nyo, bakit bawal talaga pumasok o yung mga aplikante na may tattoo, no, pag nag-apply sa PNP. So ito yung nakikita ko, ito yung mga napansin ko, di ba? So hindi ito official na statement ng Philippine National Police, ito ay personal ko. So hindi po ito official, disclaimer lang ha. So siyempre una, pinagbabawal yung tattoo, siyempre nasa dati na yung pinagbabawal sa organization, no? Nasa regulation na yan ng PNP na bawal yung tattoo pag pumasok ka sa PNP. And then, yung pag may tattoo ka, sa, lalo na pag hindi pa yan, pag nasa isang taon pa yan, bawal ka mag-donate ng dugo. Eh, sa PNP pa naman, is yung mga nangihingi ng dugo, madalasan is doon sa, dito namin, sa mga pulis, sa kampo, kung saan man, sa training center, doon lumalapit kapag nangihingi ng dugo. Libre pa yan, no? Walang bayad yan pag sa pulis ka, nangihingi ng dugo, lalo na sa training center. And then, ito talaga yung mas nakikita ko na sa research ko, ito yung mas nakikita ko na bakit pinagbabawal yung tattoo pag pumasok ka sa PNP, pag papunta pa lang ng training, is pwede kang magkaroon ng sakit na HEPA. Kahit first months, 2 months is hindi pa yan, hindi pa makikita natin na may HEPA ka na. And after that, 3 months, no? Minsan daw is 6 months, is pwede ka pang magkaroon ng HEPA, no? Kahit 3 months, no? To 6 months na yung tattoo mo. So, syempre, yung iba dyan, pag tinanong, ilang taon na ba yung tattoo mo, pag nag-apply, kunwari lang ha, kung nag-apply ka, pag inalaw natin na may tattoo, yung may tattoo mag-apply sa PNP, inalaw natin, pinayagan natin. So syempre yung iba hindi magsasabi ng totoo na 6 months pa yung tattoo niya, 3 months pa yung tattoo niya. Everybody can claim na 1 taon na yung tattoo niya. So wala po tayong parang basihan ba na itong tattoo na to ay 1 year na to, ay itong tattoo na to 6 months pa lang to, parang ganun. So yun yung nakikita ko na bawal yung tattoo talaga pag nag-apply ka sa PNP